Kakayanin ko po yun. Handang-handa na po ako magtrabaho. Kailan po ako pwede magsimula? Tignan mo to. Dito sa likod ng cabinet. Madilim na madilim sa loob ng pintuan na yan. Kung talagang pupunta ka, Iha, mag-ingat ka. Sana'y huwag kang magsisi sa desisyon mo. Kwentong Takip Silim. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Dear Sir Jupiter, magandang araw po sa inyo at sa mga taong bumubuo ng kwentong Takip Silim. Ako po si Linda na isa sa inyong manonood sa inyong YouTube channel. Isa po kong dating nurse at ngayon ay nakatira na po sa London. Nais ko pong ibahagi yung nakakatakot kong karanasan sa inyo. Nais kong bigyang buhay ng kwentong Takip Silim, ang nakakatakot kong karanasan noong nandyan pa po ako sa Pilipinas. Nangyari yun noong 1985. Isa po akong tagapag-alaga ng mga matatanda. Doon ko po nakilala ang pinaka-nakakatakot na nilalang sa buong buhay ko. Siguro marami ang hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan, lalo na yung mga kakaibang nilalang na kasama nating nabubuhay sa mundong ito. Ako ay isa mismo sa nakaranas at nakasaksi sa mga nakakatakot na kakaibang nilalang mula sa mundo ng kadiliman. Dalaga pa ako noon at nag-aaral sa kolehiyo noong nakilala ko ang mga kakaibang nilalang na tinutukoy ko. Semestral break ko po noon at pumasok ako sa isang trabaho na nabasa ko sa isang dyaryo. Naghahanap ng caretaker ang isang matandang mag-asawa sa isang probinsya sa norte. Maganda ang pasweldo na nakalagay at sinubukan ko pong mag-apply at baka pala rin ako. Nag-long distance muna ako gamit yung telepono ng mga tiyahin ko para mag-apply. Hello po. Ito po yung bahay ni na Percival at Margaret? Yun pong may advertisement sa dyaryo? Hello po? May tao po ba sa kabilang linya? Aray! Ibababa ko na sana yung telepono dahil doon sa napakasakit sa tengang tunog, pero may narinig akong boses ng isang matandang babae. Magandang araw. Sino itong tumawag? Ay, magandang araw din po. Ako po pala si Linda. Ito po ba yung bahay ni na Percival at Margaret? Yun pong may advertisement sa dyaryo? Yun pong naghahanap ng katulong? Oo, ako nga si Margaret. Salamat at tumawag ka ha. Interesado ka ba sa trabaho? Opo. Gusto ko pong malaman ang mga detalye ng trabahong inaalok ninyo. Ano po bang kailangan kong gawin? Ang trabaho ay para sa dalawang buwan. Ang asawa ko, si Percival, nakaratay na lang sa kama at hindi na nakakatayo. Mahina na siya at nangakailangan ng tulog sa halos lahat ng bagay eh. Kailangan mo siyang pakainin at palitan ng salawal kapag naiihi o nadudumi siya. Ako naman ay kailangan ng konting tulong sa bahay. Magluto, maglinis at samahan din ako. Naiintindihan ko po. May sakit po ba si Manong Percival? Ay, wala. Pero medyo mahirap na ang kalagayan niya eh. Pero sanay na rin ako sa pag-aalaga sa kanya. Kailangan ko lang ng dagdag na tulong dahil sa edad na rin namin. Alam kong mabigat ang trabaho, pero may sapat naman na kaming pasahod. Magkano po ba ang sweldo po? Doble ang sweldo na ibibigay namin sa tatanggap ng trabaho. Doble ng halaga ng sweldo ng isang katulong sa Maynila. Bukod doon, ay sagot na rin ang pagkain mo at syempre, dito ka naman titira kaya wala kang po problemahin sa bahay. Doble po? Oo, doble. Tamang narinig mo.
Nagulat ako sa sweldo, Sir Jupiter, dahil noong panahon na yon ay malaking pera ang halagang inaalok ni Margaret. Hindi na ako nagpakipot pa at tinanggap ko na ang trabaho. Kakayanin ko po yon. Handang-handa na po ako magtrabaho. Kailan po ako pwede magsimula? Ay, salamat, Linda. Pwede kang magsimula sa susunod na linggo, ha? Mag-usap tayo ulit para sa mga detalye. Salamat sa iyong kagustuhang tumulong. Wala pong anuman, Miss Margaret. Gagawin ko pong lahat ng aking makakaya para matulungan kayo at si Manong Percival. Salamat, iha. Ipagpapasa Diyos ko ang lahat ng ito. Mag-iingat ka at magkita tayo sa susunod na linggo. Ay, oo nga pala. Kumuha ka ng lapis at papel at isulat mo ang address ng bahay namin dito sa probinsya. Hindi namin nilagay ang address sa dyaryo dahil alam mo na, marami ring masasamang loob ang pwedeng magtangka sa buhay namin, lalo na kapag nalaman nilang matandang-matanda na kaming mag-asawa. Ay, oo nga po. Sige, pahintay lang po. Dahil sa sobrang excited ako sa sesweldohin ko, hindi ko na natanong yung iba pang detalye ng trabaho. Ang hindi ko alam ng mga panahon na yon ay napasubo ako sa isang bagay na magbibigay sa akin ng habang buhay na bangungot. Mahaba ang biyahe ko papuntang norte, doon sa probinsya ni Percival at Margaret. Mula sa terminal ng bus, may nasakyan akong tricycle na maghahatid sa akin doon sa bahay ng dalawang matanda. Walang regular na jeep na bumubiyahe doon, kagaya ng mga liblib na probinsya. Ah, sarap ng hangin dito. Ang tahimik pa. Parang napakalayo ng ingay ng syudad. Oo, oh, preskong-presko talaga dito. Hindi gaya sa Maynila. Teka, saan ba sa may Juanico kita ihahatid? Sabi mo, doon lang tayo pupunta. Pero saan ba? Mahaba ang kalsada ng Juanico at Antonio. Ay, doon po sa bahay daw nila Margaret at Percival. Nag-iisang bahay daw yun doon. Ano? Po, bakit po parang nagulat kayo? Hindi mo ba alam? Kilalang kilala sila dito. Pero hindi sa magandang dahilan. Maraming kwento ang kumakalat tungkol sa kanila. Sinasabi nilang may tinatago silang lihim. Isang bagay na hindi kayang tiisin ng kahit sinong nagtrabaho sa kanila. Anong klaseng lihim? At bakit kayo natatakot sa kanila? Hindi ko alam ang lahat ng detalye. Pero ang sabi ng mga matatanda, lahat ng nagtangka na magtrabaho sa kanila, hindi na muling nakita. Ang huling narinig ko, isa raw silang halimaw. Si Kuya talaga ang mapagbiro. Pero nagtaka ako dahil seryoso pa rin ang mukha noong tricycle driver kahit sinabi kong biro ang sinabi niya. Yun pala ay seryoso siya sa sinasabi niyang sikreto ng dalawang matandang pagtatrabahuan ko. Hindi ako nagbibiro, iha. Usap-usapan na halimaw ang dalawang matandang yun. Kaya kung ano man ang pakay mo sa kanila, huwag mo nang ituloy. Kung gusto mo, bumalik na tayo ngayon sa bayan. Hindi na kita sisingilin ng bayad pabalik. Ha? Pero maganda yung trabaho na inaalok nila, kuya. Saka kailangan ko tong trabaho. Malaking tulong sa akin yung kikitain ko bilang katulong nila. Kung talagang pupunta ka, iha, mag-ingat ka. Hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa loob ng lumang mansyon na yon. Sana'y huwag kang magsisi sa desisyon mo. Kahit na anong babala sa akin noong tricycle driver, ipinasya kong ituloy ang balak ko. Hindi ko alam na ang bawat yapak ko patungo sa lumang mansyon ay magdadala sa akin sa isang manilim na lihim na magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Nandito na tayo, iha. Salamat po. Ito pong bayad ko. Mag-iingat ka, iha, ha?
Malamig ang dugo ko noong binulong sa akin noong tricycle driver na mag-iingat daw ako. Alam kong totoo ang kanyang takot sa kanyang tinig at mga mata. Humarurot na agad ang tricycle matapos kong maibaba ng aking napakalaking maleta. Grabe, napakalaki noong bahay. Sa gitna ng isang malawak na madamong lupain, parang yung mga lumang bahay sa mga pelikula. Ang disenyo noong bahay ay parang panahon pa ng Kastila pero hindi ito mukhang luma. Maayos pa ang mga pader at pundasyon nito at maganda ang pagkakapintura. Nawala ang takot ko noong nakita ko ang bahay. Sa totoo lang, lalo akong na-excite dahil totoo ngang mayaman sila. Tao po? Madam Margaret? Si Linda po ito. Ako po yung nakausap ninyo sa telepono. Ako po yung papasok na katulong at tagapangalaga ni Manong Percival. Walang sumasagot at nakailang katukbin ako bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Linda, ikaw ba yan? Ma'am Margaret? Oo, ako nga. Pasok ka. Malinsangan dyan sa labas eh. Bumungad sa akin ang isang matandang babae. Sa itsura niya, hindi niyo iisipin na mahigit 70 years old na ito. Parang nasa 50 lang ang edad niya. Maamo at maaliwalas ang mukha niya. Mukhang mabait at mapagkakatiwalaan. Matagal kaming nag-usap sa napakalawak na sala ng mansyon. Nakakapagtaka na dalawang tao lang silang nakatira doon pero sobrang laki ng bahay. Pinag-usapan namin ang bayaran ng sweldo at kung ano-ano ang mga gawain ko bilang katulong at tagapangalaga. Matapos naming mag-usap ay dinala niya ako sa iba't ibang bahagi noong bahay. Eh, Linda, ito ang sala namin. Simple lang pero maluwag at maaliwalas, hindi ba? Oo nga po, Ma'am Margaret. Ang ganda po ng mga lumang kasangkapan. Mga antigo yan. Binanak ko pa sa mga magulang ko. Halika, ipapakita ko sa iyo ang kusina. Dito kami madalas magluto ni Percival. Noong panahon na kaya pa niyang bumangon at kumilos. Mahilig siya sa mga lutong bahay, lalo na yung mga recipe na minanak ko pa sa lola ko. Pero sa ngayon, ako na lang ang nagluluto. At dahil nandito ka na, ikaw nang gagawa nun, ha? Napakalaki rin po ng kusina ninyo. Oo, mahilig kasi kami kumain ng asawa ko. At dito naman ang aming silid-kainan. Dito rin kami dati madalas magsalo ng hapunan ni Percival. Pero ngayon, ay, ako na lang ang madalas kumain dito ng mag-isa. Nakakalungkot naman po. Malaki pa naman ang lamesa. Pero wag po kayong mag-alala. Dahil nandito na ako, hindi na ninyo kailangan kumain mag-isa. Ay, mabuti naman, Iha. Masayang kumain na may kasama, hindi ba? Oo, nakakagana po yun. Halika, Linda. Akyat tayo sa itaas. Ipapakilala kita kay Percival. Opo, Ma'am Margaret. Matanong ko lang po, ano pong kalagayan ni Sir Percival? Matagal na siyang may sakit. Nakaratay na lang siya sa kama at hindi na rin makapagsalita. Pero kahit ganun, nandito pa rin siya sa akin. Hindi niya ako iniwan. Linda, ito si Percival. Mahal ko, si Linda, ang bagong tutulong sa atin dito. Magandang hapon po, Manong Percival. Ako po si Linda. Ako pong mag-aalaga sa inyo at tutulong sa gawaing bahay. Huwag kang mag-alala, Percival. Si Linda na ang tutulong sa akin na mag-alaga sa'yo. Lahat ng kailangan mo, nandito siya. Nakakatakot ang itsura ni Percival, Sir Jupiter.
Tuyot na tuyot ang kayumang ginyang balat na puno ng kakaibang pekas at pantal. Akala ko nga ay ketong o sakit sa balat ang dinaramdam niya. Puro ungol lang siya at nakakatakot ang kanyang mga titig. Yung bang titig na para akong hinubaran. Nakakagalaw ang kamay niya pero hanggang ganoon lang daw ang kaya niya. Ma'am Margaret, ganito po ba talaga ang kalagayan ni Sir? Parang nahihirapan siya. Oo, Linda. Ganito na siya mula nung magkasakit siya eh. Pero sanay na. Magiging sanay ka rin. Huwag kang mag-alala. Hindi nakakahawa ang sakit ni Percival. Ilang beses kong tinanong kung ano ang sakit ni Percival pero lagi na lang sinasabi ni Margaret na komplikasyon na bunga ng katandaan ng asawa niya. Ubo at kaunting sipon lang daw yun pero alam kong may nililihim siyang kondisyon ng asawa niya sa akin. Nagdududa na ako sa mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Mula sa dalawang tao lang na nakatira sa napakalaking mansyon hanggang sa di malamang sakit ni Percival. Aalis na sana ako matapos ang isang linggo. Pero noong inabot na ni Margaret ang lingguhang sweldo ko, nasilaw ako sa salapi at nanatili sa pagsisilbi nila. Isang gabi, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ano yun? Nagulantang na lang ako sa tunog ng mga nagbagsakang mga kawali at kaldero sa kusina. Mga alas dos ng madaling araw yun noong nangyari. Inisip kong baka si Ma'am Margaret ang nasa kusina, kaya nagdesisyon akong tingnan kung ano ang nangyayari. Tinungo ko ang daan papuntang master's bedroom at mahinang tinawag ang amo ko. Ma'am Margaret? Ma'am Margaret? Sir Percival? Nandyan po ba kayo? Mukhang natutulog naman sila. Sino kayong nasa kusina? Huh? Ano yun? Parang may tao pa rin sa kusina. Kinabahan ako dahil kung tulog si Margaret at Percival, ibang tao ang nasa kusina na gumawa ng ingay. Inisip ko na lang na pusa lang yun, kaya nilakasan ko ang loob ko at bumaba ng hagdan para alamin ang lahat. Tahimik na bumaba ako patungo sa kusina. Ngunit ang narinig kong ingay ay nag-iba. Tunog na parabang may nginunguya at kumakain sa dilim. Nanlamig ang buong katawan ko sa takot noong nakarating na ako sa ibaba at nasa harapan ng daanan sa kusina. Sino yan? Ma'am Margaret? May tao po ba dito? Bakit wala akong nakikita? Sino kumakain dito? Baho! Ano to? Bakit may karne dito? Baho ng karneng to? Pero sino nag-iwan ito? Pusa kaya? Baka naman daga. Sa dilim ng kusina natagpuan ko ang isang bungkus ng hindi maipaliwanag na karne. Ang amoy nito ay nakakakilabot. Masangsang siya pero hindi amoy na nabubulok. May malagkit din tong likido na noon ko lang nakita. Dahil wala na naman akong nakitang kakaiba, naisipan ko na lang nalinisin ang mga nagkalat na kaldero at kawali. Hindi ko pwedeng iwan to dito. Kailangan kong linisin bago pa sila magising mamaya. Habang nililinis ko ang kusina, unti-unting bumabalik ang katahimikan ng gabi. Ngunit ang isipan ko ay puno ng tanong. Anong karne yung nakita ko? Sino o ano ang nag-iwan ng karne sa kusina?
Habang nilalagay ko ang muling piraso ng karne na hindi ko maipaliwanag kung anong uri ba ito ng hayop, ay tumindig ang balahibo ko sa braso. Kumusta po kayo, Manang Percival? Lilinisan ko lang po kayo, ah. May napansin akong kakaiba kay Percival noong umagang yun. Tila buhay na buhay ang mga mata nito at hindi na gaanong tuyot ang balat niya. Nagulat na lang ako noong napansin kong titig na titig siya sa akin. Bakit po kayo ganyan makatingin, Manong Percival? Nagulat na lang ako nang bigla kong nakita na kumikilos na si Percival. Parang isang milagro ang nangyari, pero bigla na lang akong nasindak dahil parang nagkaroon ng laman ang humpak nitong katawan. Parang kalansay na ang katawan ng matandang lalaki, pero noong tinanggal ko ang damit nito nakita kong may laman na ang kanyang pangangatawan. Diyos ko! Parang bangkay na si Manong Percival nung dumating ako. Pero ngayon parang nagkakaroon ng buhay ang kanyang mga kalamnan. Ano to nangyayari na to? Habang iniispong ako ang katawan ng matanda, naramdaman ko ang bigla ang paggalaw ni Percival. Isang nakakakilabot na eksena ang sumunod. Ay! Ano yan? Biglang sinunggaban ni Percival ang dibdib ko na tila ba nagising mula sa pagiging walang buhay. Ah! Manong Percival! Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Diyos ko! Ano ba to? Ano nangyayari sa inyo, Manong Percival? Ayoko na! Nakakatakot ka! Nanginig ako sa takot habang tumatakbo palabas ng kwarto noong matanda. Bukod sa nabastusan ako sa ginawa niya, natakot ako dahil gigil na gigil ang paghawak niya sa dibdib ko. Mas nagibabaw ang takot sa malisa sa ginawa ni Percival sa akin. Hindi ako makapaniwala sa nangyari kaya't dali-dali akong tumakbo palabas ng silid upang ipagsumbong kay Margaret ang ginawa ng asawa niya. Ma'am Margaret! Ma'am Margaret! Si Manong Percival! Hinawakan niya ako! Hinawakan niyang dibdib ko! Anong sinasabi mo, Linda? Bigla niyang hinawakan ang dibdib ko! Alam kong hindi na siya kumikilos pero sinusumpa ko po! Totoo nangyari! Bigla na niyang dinakma ang dibdib ko! Natigilan si Margaret sa sinabi ko. Natahimik siya pero di ko makita ang pagkabigla, takot o kaba sa kanyang mga mata. Tila may alam siya sa mga kakaibang nangyayari kay Percival at may itinatago siyang lihim na hindi ko dapat malaman. Imposible yung sinasabi mo, iha. Matagal nang imbalido ang asawa ko. Wala na siyang lakas na gawin ang binibintang mo sa kanya. Pero ma'am, totoong sinasabi ko. Gumalaw si Manong Percival at hinawakan ang dibdib ko. Paniwalaan ninyo ako! Baka pagod ka lang, Linda, kaya naisip mo na nangyari ang binibintang mo sa asawa ko. Mabuti pa'y magpahinga ka na lang muna nang luminaw ang isip mo. Pero Ma'am Margaret! Nanginginig ako sa inis sa ginawa sa akin ni Margaret at nandoon na ako sa puntong gusto ko nang lumayas sa bahay na yon, pero naisip ko ang perang kikitain ko pa rin. Pinalampas ko na lang ang nangyari at naging mas alerto na ako kapag nililinis si Percival. Isang araw, nagulantang na lang ako noong makarinig ng ingay sa bubong ng bahay. Uy! Ano yan? Anong ginagawa mo dyan sa bubong? Sino ka, ha? Ay, Diyos ko! Muntik na ako mahulog, ha? Sino ka ba? Bakit ka ba sumisigaw? Hoy! Ako dapat na nagtatanong yan sa'yo! Kala mo kung sino ka na? Bakit ka nasa bubong ng bahay ni Ma'am Margaret? Ako si Gerald, karpintero na kinuha ni Margaret.
Pinapagawa ni Margaret yung bubong nitong bahay niya. Medyo luma na kasi. Kailangan nang ayusin. Pero mukhang mas gumanda ang araw ko ngayong nakita kita. Ano nga palang pangalan mo? Ha? Linda. Hi, Linda Beautiful. Mwah. Che, kung ako sa'yo, tapusin mo na lang ang trabaho mo. Linda, bagay sa'yo ah. Parang pangalan ng isang bulaklak. Kung bulero ka, hindi ako interesado. Tapusin mo na lang yan bago bumagyo at masira pa yung bubong ng tuluyan. Naku, kunwari ka pa. Pero baka naman pwede kang imbitahang magkape minsan. Halimbawa na lang, pagkatapos nito, game? Hindi, salamat na lang. Paalam na. Ang sungit naman niya. Pero may dating talaga, ha? Ganyan ang mga type ko. Medyo nakakairita yung karpintero na kinuha ni Margaret pero nakagaanan ko na rin siya ng loob dahil halos araw-araw siyang pumupunta sa mansyon para ayusin ang bubong nito. Si Gerald ay taga Maynila din daw at nagbabakasyon sa baryo malayo sa lugar namin. Nakilala niya si Margaret sa palengke noong narinig niyang naghahanap ito ng karpintero pero walang tumatanggap sa alok nito. Malaki din daw ang pasweldo sa kanya ni Margaret kaya niya tinanggap ang trabaho. Isang bagay lang ang kanyang pinagtataka. Laging tumatayo ang balahibo niya kapag lumalapit sa kanya si Margaret. Lumipas ang mga araw at dahil mag-isa lang si Gerald na nag-aayos ng bubong, matagal bago niya matatapos ito. Okay naman kami ni Gerald at okay din naman siya sa bahay ni Margaret. Pero noong isang araw na umalis din si Margaret ay bigla na lang akong hinila ni Gerald sa isang bahagi ng kusina. Uy, Linda! Ha? Ano na namang kalokohan yan, ha? Basta, sumunod ka na lang sa akin. Doon tayo kung saan tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang? Anong binabalak mo sa akin? Ikaw ah, kapag may ginawa kang masama sa akin, sasaksakin kita! Uy, ano bang iniisip mo ha? Hindi ako manyakis, no? Tumahimik ka na lang. May ipapakita ako sa'yo, dali. Tamang-tama habang wala pa si Margaret. Halika dito. Doon sa kusina. Ano ba, Gerald? Ano na naman to? Ito. Tingnan mong mabuti ang malaking cabinet na to. Dahan-dahang tinulak ni Gerald ng cabinet at umusad ito at nagulat ako sa nakita ko. Tignan mo to. Dito sa likod ng cabinet. May maliit na pinto sa pader sa likod ng cabinet na tinulak ni Gerald. Parang aso o pusa lang ang pwedeng magkasya dito. Maliit na pinto? Oo, tama. Nalaman ko yan noong hinahanap ko yung tulo ng bubong dito sa kusina. Hindi ko nga lang alam kung anong nandyan. Madilim na madilim sa loob ng pintuan na yan. Eto, tignan mo. Ang baho! Ano ba yan, Gerald? Bakit may ganito dito? Ay, hindi ko nga alam eh. Pero may kakaiba talaga sa bahay na to, Linda. Parang may nangyayaring kababalaghan dito. Naramdaman ko ang lamig na bumalot sa amin. Sa maliit na pintong binuksan ni Gerald, sumambulat ang mabahong amoy na tila bulok na karne. Para bang may nakatira sa maliit na pintuan. Napakadilim sa lungga at hindi namin makita kung ano ang nasa loob nito. Sa tingin mo, may nakatira dyan sa loob niyang maliit na pintuan? Hindi ko lang alam. Tsaka wala akong balak ipasok ang kamay ko dyan, no? Pero ito lang ang alam ko, Linda. May kakaiba sa bahay na to. Anong ibig mong sabihin? Karamihan ng mga dingding kasi dito.
Walang laman. Para bang may espasyo sa likod na hindi dapat nandyan. At minsan, nakakakita ako ng toyong karne sa iba't ibang sulok ng bahay. Hindi ko alam kung saan galing yun. Tumindig ang balahibo ko nang makarinig kami ng mga kaluskos sa mga pader na parang may nakikinig sa amin. Gerald! Ano yun? Hindi ko alam. Madalas ko rin marinig ang mga kaluskos na yan sa may bubong. Parang napakarami ng kung anumang gumagawa ng ingay na yun. Bumigat ang pakiramdam ko. Parang hindi na kami ligtas. Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Ang mga dingding na dati ordinaryo lang, ngayon ay parang may buhay. Gerald, narinig mo yun? Ano yun? Hindi ko alam. Pero alam kong hindi tayo dapat manatili rito. Narinig namin ang isang malakas na tunog mula sa maliit na pintong yun. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa kabila. Pero alam namin na hindi namin dapat panatilihing bukas pa ang pinto. Gerald, bilisan mo! Isara mo na ang pinto! Linda! Biglang may kumakalampag sa likod ng maliit na pintuan matapos itong isara ni Gerald. Para bang may kung anong bagay ang gustong lumabas mula doon. Napagdesisyonan na namin ni Gerald na aalis na kami ng bahay ni Margaret sa oras na ibigay niya ang susunod na sahod namin. Hindi na namin naantayin pang may kung anumang mangyari sa amin. Kung ako nga lang ang tatanungin, okay na akong walang sahurin, makaalis lang ng bahay na yon. Pero nagpumilit si Gerald na kailangang makuha muna namin ang pera namin bago kami umalis. Mahirap daw ang buhay at sayang ang malaking pera na ibibigay ni Margaret sa amin. 3 araw mula noong nag-usap kami, nadadating ang sweldo namin. Ang usapan namin, bigla na lang kaming magpapaalam ng sabay saka aalis kapag inabot na sa amin ang pera namin. Pero may hindi inaasahan akong nangyari. Naganap yun nung umuwi ako mula sa pamamalengke. Ma'am Margaret, nandito na po ako! Pasensya na natagalan ako dahil maraming tao sa palengke. Ano po gusto niyong lutuin ko para sa pananghalian natin ni Gerald? Kararating ko lang mula sa palengke noon. Pagpasok ko sa bahay, ramdam ko agad ang kakaibang katahimikan. Sa ganung oras dapat nandoon na si Gerald at inaayos ang alulod ng bahay. Pero tahimik ang buong paligid. Ma'am Margaret, nasan po si Gerald? Tapos na siyang magayos ng bubong. Umalis na siya matapos kong ibigay ang huling sweldo niya. Po? Alam ko po, madami pa siyang aayusin. Gaya nung alulod at yung kaliwang bahagi ng pader ng kwarto ni Manong Percival. Minadali niya ang lahat. Natapos na niya yung mga aayusin bago ka pa dumating. Sa katunayan, kaalis lang niya. Ganun po ba? Sa sagot ni Margaret, may biglang bumigat sa dibdib ko. Nagsisinungaling ang amo ko. Mayroon siyang nilihim sa akin. Hindi ako kumbinsido sa narinig ko kay Margaret. Pero nagpanggap na lang akong naniwala at nagpatuloy sa aking gawaing bahay. Sige po, ma'am. Magluluto na lang po ako ng tinola para pananghalian nating dalawa. Maganda yung sayote at manok na nabili ko. Aba, masarap yun, iha. Sige, tawagin mo na lang ako kapag kakain, ha. Kinikilabutan ako sa nangyari noon. Hindi ko alam kung nasaan si Gerald at ano ang gagawin ko. Nalaman kaya ng amo ko ang plano naming biglang aalis sa susunod na araw? Hindi ako mapakali noon. Noong hapon, kinuha ko ang basura at nagtungo sa labas. Pagdating ko sa basurahan, binuksan ko ang takip ng basurahan at laking gulat ko sa nakita ko. Ano
ito? Hindi ba ito yung tool belt ni Gerald? Ang tool belt ni Gerald ay nasa loob ng basurahan. Imposibleng iniwan doon ito ni Gerald dahil sa pagkakaalam ko ay mamahalin ang mga kagamitan niya. Bakit nandito to? Hindi iiwanan ni Gerald to dito. Linda? Ma'am Margaret! Bakit po? Ano yan, Linda? Wala po. Basura lang po. Ganun ba? Parang kinakabahan ka. May masama bang nangyari? Wala po. Ayos lang po ako. Bakit po? Huwag na huwag kang papasok sa kwarto ni Percival ngayon. Mahimbing siyang natutulog, ha? Huwag mo siyang iistorbohin. Opo. Aalis lang ako saglit dahil may aasikasuhin ako sa munisipyo. Sige po. Noong umalis si Margaret, hindi ko maiwasang mag-isip. Kailangan kong alamin kung ano ang nangyari kay Gerald. Alam kong nagsisinungaling lang si Margaret na umalis. Masama ang kutob ko noong mga oras na yun, pero may parte pa rin ang pagkatao ko na umaasang ligtas si Gerald. Alam kong hindi siya ang tipo na hindi tutupad sa usapan namin. May pakiramdam akong nandito pa siya sa bahay. Sinimulan ko ang paghahanap sa kanya sa kusina. Pagpasok ko sa kusina, unang napansin ko ang malaking cabinet. Nasa likod nito yung munting pintuan na pinakita sa akin ni Gerald. Ang problema lang ay kailangan ko itong itulak, pero napakabigat noon. Di ko kaya. Napakabigat niya. Pero hindi ako dapat sumuko. Bigat talaga. Hindi ko kayang itulak mag-isa. Pinalibot ko ang mga mata ko sa paligid, pero malinis na malinis yung lugar. Walang bakas na nagpunta doon si Gerald. Isa pa, wala akong naaamoy na kakaiba. Hindi kagaya noong naitulak ni Gerald yung cabinet dati. Walang masangsang o nabubulok na amoy sa likod ng cabinet at maliit na pintuan. Parang bagong linis ang buong lugar. Parang binura lahat ng ebidensya tungkol sa maliit na pinto sa likod ng cabinet. Wala. Walang kahit anong amoy. Sandali. Naalala ko. May kwarto malapit sa kwarto ko na laging nakalak. Baka nandun si Gerald. Bit-bit ko ang tool belt ni Gerald at nagtungo ako sa kwartong malapit sa kwarto ko. Nakarating ako sa kwarto na palaging nakasusi. Pero may kakaiba. Bukas yun ng mga oras na yun. Dati hindi ito basta-basta binubuksan. Ilang beses na rin akong pinagsabihan ni Margaret na huwag na huwag akong papasok sa kwartong yun. Ano kayang nandito? Bakit ngayon bukas ang pinto? Pumasok ako sa loob ng kwarto. Madilim at malamig. Ibinaba ko sa sahig ang tool belt ni Gerald dahil ang bigat nito. Luma na ang kwarto at parang matagal nang walang gumagamit nito. May mga bitak sa pader at sahig, pero kinikilabutan ako sa loob ng kwartong yon. May naririnig akong kakaibang tunog. Parang may gumagasgas sa likod ng pader. Parang may matatalim na kukong kumakayod sa loob ng mga pader. Walang laman ang kwarto, pero napakabaho sa loob nito. Ang baho! Parang nabubulok na karne at dugo. Nasusuka ako. Hindi! Yun ang mga kaluskos na narinig namin ni Gerald nung pinakita niya sa akin ang maliit na pintuan. Dahan-dahan akong lumapit sa pader at doon ako nang hilakbot. Dugo!
sa pader! May mga bahid ng dugo sa pader at doon biglang nanlamig ang pakiramdam ko. Parang may nanonood sa akin. May napansin akong isang butas sa pader. Bigla kong nakita ang isang maliit na kamay na lumalabas mula sa butas sa pader. Diyos ko po! Kamay! Maliit na kamay! Napalunok ako sa takot. Maliit na maliit ang kamay. Parang kasing laki lang ito ng paa ng isang aso o pusa. May limang daliri ito na parang sa tao pero napakaliit ng kamay na yon. Tuyot na tuyot ang balat ng kamay at may matatalas itong mga kuko. Sa buong buhay ko noon lang ako nakakita ng ganoon kaliit na kamay. Bukod sa mga kamay ng sanggol, yun na ang pinakamaliit na kamay na nakita ko. Nangangapa ang kamay noong lumabas ito sa butas. Parang may hinahanap o inaabot ito. Mabaging Diyos ko! Anong pangyayaring to? Anong kamay na yan? Hindi lang isa. May isa pang maliit na kamay ang lumabas sa ibang butas ng pader. Sinubukan akong abutin noong pangalawang kamay na lumabas sa pader. Nanlamig ang dugo ko sa takot. Alam kong kailangan kong makalabas ng kwartong yun. Ano to? Diyos ko, ano to? Kailangan ko makalabas sa kwarto. Hindi! Bakit biglang sumara to? Sino nagkandado ng pinto? Hindi na ako makalabas. May nagkandado ng pinto mula sa labas. Nakulong na ako sa loob ng kwarto kasama ang mga kamay na gustong sumunggab sa akin. Sumilip ako sa butas sa gilid ng pinto at nagulat ako sa nakita ko. Nakita kong palayo na naglalakad si Percival. Imposible yon dahil nakaratay na lang sa kama ang matanda, pero kitang-kita ko siyang naglalakad palayo. Siya ang nagkandado ng pintuan. Manong Percival! Manong Percival! Buksan mo tong pinto! Kinalampag ko ng kinalampag ang pader pero hindi niya ako pinapansin. Naglakad lang itong palayo. Hindi niya ako pinansin. Ginusto niya talagang ikulong ako sa loob ng kwarto. Patuloy kong kinalampag ang nakakandadong pinto. Tulong! Tulungan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Saklolo! Natingilan ako nang narinig ko ang kaluskos sa mga pader. Nanlaki ang mga mata ko noong nakita ko na naglabasan pa ang napakaraming maliliit na kamay mula sa pader. Nanghahablot ang mga maliliit na kamay at panay ang paglakas ng mga kaluskos sa likod ng pader. Diyos ko po, saan ang gagaling mga kamay ng mga ito? Bakit ang dami nila? Hindi ko na alam ang gagawin ko noong mga oras na yun at lalong sumama ang sitwasyon noong nakita ko na may lumabas ding mga maliliit na kamay mula sa bitak sa sahig. Ang mga kamay na to, saan sila nanggaling? Naalala ko ang tool belt ni Gerald pero hindi ko ito malapitan dahil may maliit na kamay malapit sa tool belt. Hanggat maaari ay iniiwasan kong mahablot ako ng maliit na kamay. Hindi pa tapos ang kalbaryo ko dahil nagulantang na lang ako nang biglang namatay ang ilaw. Binalot ng dilim ang buong kwarto at lumakas ng lumakas ang mga kaluskos na ginagawa ng mga maliliit na mga kamay na lumabas sa pader at sahig. Sobrang dilim. Nalunod ako sa kadiliman. Lalo akong kinilabutan noong biglang tumahimik ang buong kwarto. Wala akong ibang naririnig kundi ang sarili kong paghinga. Bigla kong naramdaman. May mga kamay na dahan-dahang humahawak sa akin. Maliliit ang mga ito. Malamig at hindi ko maintindihan kung saan nang gagaling. Hindi! Hindi! Bitawan niyo ako! Ah! Bitawan niyo ako!
Kinila ako ng mga maliliit na kamay. Ang dami nila. Kinaladkad ako ng mga kamay papunta sa gitna ng kwarto. Hindi ko na maintindihan kung saan ako dadalhin ng mga maliliit na kamay. Pumapalag ako pero parang wala akong magawa. Sobrang lakas nila. Parang hindi na uubos ang mga kamay na nagkakapit sa akin. Ah! Wag! Pitawan niyo ako! Nagpupumiglas ako. Desperado akong makawala. At bigla kong naramdaman sa sahig ang tool belt ni Gerald. Kailangan kong gamitin ang kung anong meron ako. Agad kong kinuha ang martilyo mula sa belt. Ito! Sana magamit ko to! Wala na akong ibang naisip kundi iwas-iwas ang martilyo. Kinataw ko ang mga kamay na nakakapit sa akin. Tumama ako sa mga kamay na humahawak sa akin at narinig ko ang mga nakakakilabot na sigaw. Parang halimaw na nasasaktan at isa-isang bumitaw ang mga kamay sa akin. Oh, Diyos ko! Maraming salamat! Nang makawala ako, agad akong tumayo. Nangihinig ang mga tuhod ko, pero kailangan kong umalis dito. Tumakbo ako papunta sa pintuan. Sinalat ko sa kadiliman ng doorknob at walang pag-aalinlangan, pinukpok ko ito ng martilyo. Kailangan ko makalabas dito! Pinalo ko ng pinalo ang doorknob hanggang sa tuluyan itong nasira. Sa wakas, bumukas ang pinto. Pero hindi ako handa sa nakita ko. Si Percival nakatayo sa likod ng pinto. Ang itsura niya parang hindi na siya. Naduling siya, tumutulo ang laway mula sa bibig niya. Hindi siya kumikilos at nakatayo lang siya sa harapan ko. Parang sinapian siya ng masamang espiritu. Nakakapanindig balahibo ang kanyang ungol. Parang hindi tao. Manong Percival? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko na hinintay ang sagot ng matanda. Tumalikod ako at tumakbo palabas. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya, pero alam kong kailangan kong lumayo. Patuloy akong tumakbo. Ang puso ko'y mabilis na kumakabog, parang mauubos ang hangin sa katawan ko. Kailangan kong makalayo dito! Hindi ko namalayan ang bilis ng takbo ko sa sobrang takot. Ilang minuto din akong tumatakbo sa kadiliman. Tinandaan ko ang daan papunta sa kalsada kung saan dumadaan ang mga tricycle. Nakarating ako sa kalsada na hingal. Sa wakas, may nakita akong tricycle driver. Manong! Tulungan niyo ako! Kailangan ko makaalis dito! Bilisan natin! Oh, bakit, iha? Anong nangyari? Uy, kung anong nalalang pong humahabol sa akin! Parang awa na ninyo, Manong! Tulungan niyo ako! Ganon? Sige, sakay na! Wala na akong oras para ipaliwanag. Agad akong sumakay at pinaharurot ng driver ang tricycle. Iniwan namin ang bahay na tila ba nagtatago ng mga lihim na hindi ko na gustong malaman. Dinala ako ng tricycle driver sa barangay hall at nakausap ko ang mga tauhan doon. Binigyan nila ako ng kape para mainitan ang sikmura ko. Kinuwento ko sa kanila ang lahat, pero hindi sila naniniwala sa akin. Kinabukasan, dinala ko sila sa bahay ni Margaret, pero gulat na gulat kami dahil walang laman ang buong bahay. Parang naglahong parang bula ang mag-asawa at laman ng bahay. Natangay din ang damit at mga kagamitan ko. Sa huli ay nawalan pa ako sa pagnanais kong kumita ng malaki. Pinahiram ako ng pera ng barangay captain para mabalik ng Maynila. Mula noon, hindi ko na binalak na magtrabaho. Nag-aral na lang muna ako para matapos ang pagnan-nurse ko. Matapos kong maging nurse dito sa Pilipinas, lumipad ako papuntang London sa tulong ng isang kamag-anak ko. Ilang taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa isip ko ang nangyari sa bahay ng mag-asawang Margaret
at Percival. Hindi ko na rin nalaman pa kung ano ang nangyari kay Gerald. Pinagdasal ko na lang siya kung anuman ang nangyari sa kanya. Isang mapagpalang araw sa lahat ng listeners ng kwentong Takip Silim. Naniniwala ba kayo sa milagro? Sa tingin niyo, posible bang makapanggamot ang isang bangkay na hindi pa rin nabubulok? Minsan ba sa buhay niyo ay may nakita kayong faith healer na parang may madilim na sikreto? Halina't pakinggan natin ang kwentong ipinadala ni Micaela base sa true horror experience ng kanyang ina. Tumigil ka nga, Isabel, hindi ka na nakakatuwa. Ang laki-laki mo na, naniniwala ka pa sa mga milagro? 1985 na, wala na mga ganyan. Kuya, wala namang mawawala kung susubukan natin eh. Hindi ka ba naaawa sa sitwasyon ni Mama? Ilang buwan na siya nakaratay sa higaan. Pati mga doktor, hindi matukoy kung ano ba talagang sakit niya. Siyempre naaawa ako. Ginawa na natin lahat ng makakaya natin pero wala pa rin talaga, di ba? Maraming nagsasabi na gumaling daw talaga sila dahil kay Milagros. Subukan lang natin, kuya. Baka ito na yung sagot sa mga problema natin eh. Hindi ko rin talaga maintindihan yung mga taga-kabilang baryo. Nalaman lang nila na hindi pa nabubulok yung bangkay ng batang yun. Milagroso na kagad. Nakapagpapagalingan ng may sakit. Namalay natin ginagamit lang ni Aling Solidad yung bangkay ng anak niya para magkapera. Paano mo naman nasabi yan, kuya? Eh, ang sabi nila, dati raw talaga manggagamot si Aling Solidad. Pero wala na masyadong lumalapit sa kanya dahil hindi naman siya magaling manggamot. Walang gumaling sa lahat ng mga lumapit sa kanya. Kaya ngayon may kakaibang nangyayari sa bangkay ng anak niya. Ginagamit niya lang yun para makilala siya uli bilang manggagamot. Nakakapagtaka naman kasi talaga kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubulok ang bangkay ng anak niya. 3 buwan nang patay si Milagros. Eh di ba karaniwang nangyayari to sa mga santo? Sinasabi mo bang isang santo si Milagros? Magandang araw, Sir Jupiter, sa lahat ng mga listeners ng kwentong Takip Silim. Ako po si Micaela, 24 years old, Tubong Paranaque. Ang kwentong isishare ko po sa inyo ay karanasan ng aking ina. Nangyari po ito taong 1985 sa isang liblib na baryo sa Southern Leyte. May malubhang sakit kasi si Lola Carlota noon kaya naisipan nilang lumapit sa isang faith healer. Narinig kasi nila ang kwento ni Milagros, isang 7 taong gulang na bata na taga-kabilang baryo. Namatay ito dahil sa isang hindi matukoy na sakit. Pero nakakapagtaka na kahit lumipas ang 3 buwan, hindi pa rin nabubulok ang bangkay nito. At ang sabi ng marami, nakakapagpagaling raw ito nang may sakit. Ang daming tao. Baka abutan tayo ng gabi dito. Ang haba pa ng pila, oh. Mula pa raw kasi sa iba't ibang baryo ang mga nagpapagamot dito, kuya. Sigurado ba kayo dito, anak? Kasi baka nagsasayang lang tayo ng oras. Ilang doktor at manggagamot nang nilapitan natin. Wala pa rin talagang nakakapagpagaling sa akin. Subok lang naman po, Ma. Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Sige na, Isabel. Tulungan mo na akong buhatin si Mama para mapaupo na natin siya sa wheelchair. Sige, Kuya. Salamat, mga anak.
Napakaswerte ko talaga sa inyo. Aso, si Mama nagdrama pa. Habang pumipila sila, sakto naman po na nakita nila ang dating kaklase ni Tito Bird na si Minda. Matagal na raw po itong hindi nakita ni Mama kaya nanibago siya sa itsura nito. Mahaba ang kulot nitong buhok. Abot hanggang bewang. Nakaputing damit ito at halos sumayad na sa lupa ang kanyang suot na saya. Ibang-iba raw po ito sa dating Minda na nakita ni Mama noon. Bird, Aling Carlota? Isabel, ikaw na ba yan? Dalagang-dalaga ka na. Magandang umaga po. Kumusta ka na, Minda? Maayos naman. Naging abala lang ako sa mga tungkulin ko dito. Dito ka ba nagtatrabaho? Hindi lang isang trabaho ang pagiging kapanalig. Ito ay isang tungkulin. Kapanalig? Ang mga kagaya ko ay naniniwala sa ipinangako ng mahal na berhen kay Aling Soledad na may kakayahang gumawa ng milagro ang katawan ni Milagros. At balang araw, muli itong mabubuhay. Sinabi ba talaga yan ng mahal na berhen? Opo, Aling Carlota. Yung simple at maliit na kubong nakikita nyo, dyan nakalagak ang katawan ni Milagros at dyan rin mismo nagpakita ang Birheng Maria kay Aling Soledad. Kinilabutan sila sa kanilang mga narinig para kasing mahirap paniwalaan. Pero ramdam na ramdam raw nila base sa pananalita ni Minda na naniniwala itong nagpakita nga ang mahal na birhen. At dahil isang ang kapanalig si Minda, pinauna sila nito sa pila. Ilang minuto lang ang lumipas ay nasa loob na sila ng kubo. Naabutan nila si Aling Soledad na nakaupo sa isang malaking upuan na napapalamutian ng mga bulaklak. Para itong isang reyna. Suot nito ang isang napakahabang puting bestida na parabang ito ang mahal na birhen. Tila nang hihina ito habang pinapainom ng tubig ng dalawa pang kapanalig. Nakagaya ni Minda ang kasuotan at itsura. Hayaan muna nating makapagpahinga ng konti si Aling Soledad. Sa tuwing may ginagamot kasi siya ay parang nababawasan ang lakas sa kanyang katawan. Ganito kalaki ang sakripisyo na kanyang ginagawa sa panggagamot. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Ipapagamot po sana namin ang mama ko. Bigla na lang po siyang nanghina at hindi na halos makatayo. Pinatingnan na po namin siya sa mga doktor at maging sa ibang manggagamot pero wala ni isa sa kanilang nakapagpagaling sa kanya eh. Alam ko kung paano siya gagamutin. Tulungan po namin kayong tumayo. Salamat, Minda. Ngayon, tumingin ka sa akin, Carlota. Paano niyo nalaman yung pangalan ni Mama? Hindi ko rin alam. Naniniwala ka ba na kaya kitang pagalingin at sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob ng mahal na Birheng Maria sa katawan ng anak kong si Milagros? Oh, naniniwala ako. Ipinagkakaloob mo ba ang iyong sarili sa mahal na birhen bilang kapalit ng pagpapagaling niya sa'yo? Oo, ipinagkakaloob ko ang aking sarili. Bakit niya tinatakpan ng puting panyo ang mukha ni Mama?
Di ko na maintindihan kung ano nangyayari. Nawiwirtuhan na rin ako, kuya. Ang panyong ito ay ibinahid ko sa katawan ng aking anak na si Milagros. Ito ang magsisilbing gamot sa kahit na anong karamdamang meron ka. Mula sa oras na to, magaling ka na. Anong pinupulong niya? Isang orasyon na turo sa kanya ng mahal na birhen. Ang mga salitang sinasabi niya na hindi mo maintindihan ay siya rin magpapagaling sa inyong ina. Ano nangyayari? Huwag niyo siyang gagalawin. Pero nasasaktan na siya. Hindi siya nasasaktan. Nasisilaw lang siya sa kapangyarihan ng mahal na berhen. Pero Ate Minda, isang milagro ang inyong nasasaksihan ngayon. Magtiwala lang kayo. Ma! Mama! Iuwi niyo na siya. Bakit po hinimatay si Mama? Anong ginawa niyo sa kanya? Magtiwala lang kayo. Iuwi niyo na siya. Magaling na ang inyong ina. Sir Jupiter, kalmadong kalmado lang daw si Aling Soledad at ang kanyang mga kapanalig. Basta na lang itong tumayo at hinawi ang kurtina papasok sa isang maliit na kwarto. Nakita raw ng mama ko ang paa ni Milagros na nakahiga sa isang higaang gawa sa kawayan. Tatayo sana siya para pumasok sa kwarto at makita ang bangkay nito, pero mabilis ang pinigilan ng mga kapanalig ni Aling Soledad. Hindi pa ito ang tamang panahon para makita mo siya. Pero... walang ibang pwedeng makakita sa bangkay ni Milagros kundi si Aling Soledad lang. Makikita lang natin siya sa itinakdang panahon ng kanyang muling pagkabuhay. Ano? Sige na. Iuwi niyo na si Aling Carlota. Pero wala siyang malay. Baka kailangan na namin siyang dalhin sa ospital. Hindi na kailangan. Magaling na siya. Hayaan niyo lang siyang magpahinga at lasapin ang kapangyarihan ng mahal na berhen. Nakasisiguro akong malakas na uli siya pagkagising niya. Milagros, anak. Marami na naman tayong napagaling. Marami na naman ang nakinabang sa kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo ng mahal na birhen. Mahal na mahal kita, anak. At hindi na ako makapaghintay sa iyong muling pagkabuhay. Isang milagro nga po ang nangyari, Sir Jupiter. Kamangha-mangha ang bigla ang paggaling ni Lola Carlota. Pagka-uwi nila sa bahay ay nagkaroon na raw ito agad ng malay. At mula sa araw na yon ay sunod-sunod na raw ang improvement sa kalusugan nito. Pagkalipas ng isang linggo ay nakakabangon na ito at di nagtagal ay nagagawa na nitong maglakad. Nakakakilos na rin ito at ginagawa na ang mga bagay na normal nitong ginagawa noon. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Bumalik na talaga ang dating siglan ng katawan ko. Parang ang hindi ako nagkasakit eh. Totoo nga siguro na nagmimilagro ang bangkay ni Milagros. Hindi talaga ako naniniwala sa milagro-milagro na yan, pero paano natin ipapaliwanag to? Tama ka, kuya. Ang laki ng utang na loob natin kay Milagros at Aling Soledad. Lalong-lalo na sa mahal na birhen. Ito
Isang araw po habang namamalengke si Mama ay nakasalubong raw niya si Minda. Kinamusta raw nito ang kalagayan ni Lola Carlota at sinabi niya na maayos na ito. Bilang pasasalamat daw sa milagrong natanggap nila, inaya siya ni Aling Minda na maging isang kapanalig. At dahil sobrang saya ni Mama noon at paniwalang paniwala siya na pinagmilagruhan nga ng mahal na birhen, ang kanyang ina ay pumayag siya agad. Nang magpaalam siya kay Lola Carlota at sa kanyang Kuya Bert ay kaagad naman siyang pinayagan ng mga ito. Lahat sila ay naniniwala rin may utang na loob sila kina Aling Soledad at dapat lang nabayaran nila yun kahit papano. Bilang isang kapanalig, kailangan nilang araw-araw na ipagdasal sina Aling Soledad at Milagros. Unang-una nilang ginagawa sa umaga ang lumuhod sa harap ng kwarto kung saan nakahiga ang bangkay ni Milagros. Nasa loob ng kwarto, si Aling Soledad. Yakap-yakap ang bangkay ng anak nito habang nagdarasal. Sila naman ay nasa labas lang at sinasabayan ito sa pananalangin. Mahigpit na ipinagbawal sa kanila na hawin ang kurtina sa kwartong yun. Hinding-hindi nila pwedeng makita si Milagros. Grabe! Ang dami ko nang nasaksihang Milagro mula nung naging kapanalig ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang nangyayari ang lahat ng to. Walang hangganan ang kapangyarihang ipinagkaloob ng mahal na birhen. Kaya patuloy ka lang na manalangin at magtiwala. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit hindi natin pwedeng makita si Milagros. Totoo bang hindi pa rin talaga nabubulok ang bangkay niya? Tsaka, totoo bang may pawis ang bangkay niya na siyang ginagamit ni Aling Soledad sa panggagamot? Ang dami mong tanong. Pasensya na Ate Minda. Curious lang ako. Huwag mong hayaan ang kuryosidad mong magdadala sa'yo sa kapahamakan. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko pa man nakikita ang bangkay ni Milagros pero naniniwala akong hindi pa rin siya nabubulok. Naniniwala rin akong milagroso ang kanyang pawis. Kung ano ang sinasabi ni Aling Soledad, yun ang totoo. Hindi siya magsisinungaling sa ngalan ng mahal na birhen. Isang hapon po umuwi si Mama sa kanilang bahay at naabutan si Lola Carlota na pinapagalitan ng mga batang naglalaro sa labas ng bahay. Nakakapagtaka raw dahil malayong malayo raw po ito sa pag-uugali ni Lola noon. Umalis kayo dito! Mga anak ng demonyo, magsilayas kayo! Ma, tama na yan! Umalis na yung mga bata! Huwag mo nang pababalikin ang mga yun dito at baka magkasala lang ako! Eh, naglalaro lang naman po sila, tsaka... Diba, dati naman gusto mo naglalaro sila dito? Sabi mo pa nga, parang mas nagkakaroon ng buhay ang paligid pag may mga bata. Imposible ang sinasabi mo! Walang dulot na maganda ang mga anak ng demonyo! O siya, ako'y magdarasal na sa kwarto. Huwag niyo akong gagambalain! Kuya, ano nangyayari kay Mama? Hindi ko na rin siya maintindihan eh. Nitong mga nakaraang araw, ang init ng ulo niya. Basta na lang nagagalit ng walang dahilan. Tsaka, napansin ko rin na halos oras-oras na lang siya nagdarasal. Pero hindi ko naman maintindihan yung mga dinadasal niya. Paulit-ulit niya rin sinasabi sa akin na patuloy ko daw paglingkuran si Aling Soledad at Milagros. Huwag ko raw silang bibiguin bilang isang kapanalig. Nag-aalala na talaga ako kay Mama. Hindi naman siya ganito dati. Eh.
Sa paglipas ng mga araw, nagsimula ng magduda si Mama. Naisip niya kasi na may kinalaman si Aling Soledad sa biglaang pagbabago ng ugali ni Mama. Mas lalo po siyang naging curious na makita ang bangkay ni Milagros. May mga tao rin pong sumusugod sa kubo at galit na galit kina Aling Soledad mula raw po nung gumaling ang kanilang mga kaanak ay parang hindi na nila kilala ang mga ito. May iba pa nga na tulala raw at nakatingin lang sa kawalan. May iba naman na biglang naging agresibo. Meron ding mga nawala sa sarili. At marami sa kanila ang misteryosong namatay. Lahat sila ay sinisi ang panggagamot ni Aling Soledad. Anong gagawin natin? Nagkakagulo na silang lahat sa labas. Bakit nila sinisisi si Aling Soledad? Ano ba talagang nangyayari? Huwag mo silang isipin. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi nila. Magtiwala lang tayo kina Aling Soledad at bilang mga kapanalig, huwag na huwag natin silang pababayaan. Mga walang utang na loob! Pagkatapos ng pagpapagaling ng mahal na berhen sa mga kaanak nyo, ito lang ang igaganti nyo? Wala kayong karapatang sumugod dito na parang may kasalanan ako sa inyo. Baka nakakalimutan nyo, kayo ang lumapit dito, kayo ang nagpagamot sa mga kaanak nyo! Mabuti na lang daw po at may dumating na mga tanod at pulis para patigilin ang mga taong nambubulabog sa kubo. Pero sa araw na yun, nagdesisyon si Mama na hindi na siya babalik pa kina Aling Soledad. Natatakot na kasi siya, tsaka wala na rin naman daw silbi kung patuloy siyang magiging kapanalig. Gayong wala na siyang tiwala sa mga ito. Hindi rin niya alam kung ano pa ang pwedeng gawin ng mga tao kay Aling Soledad at ayaw nilang madamay. Pakiramdam din niya ay walang kinalaman ang mahal na birhen sa ginagawa nitong panggagamot. Sa katunayan, wala ngang itim na kapangyarihan ang ginagamit nito. Dahil bawat taong pinagaling ni Aling Soledad ay nagbago, pati na si Lola Carlota. Parang may hinihinging kapalit ang demonyo sa panggagamot nito. Mag-isa lang po noon si Mama sa kubo't pauwi na. Nasa labas si Naminda at ang iba pang mga kapanalig at nagpupulong kung paano puprotektahan si Aling Soledad. Kaya naman po kinuha na ni Mama ang pagkakataong yun para sumilip sa kwarto. Bago siya tuluyang tumiwalag sa kanila ay gusto raw muna niyang masilayan man lang ang bangkay ni Milagros. Kinakausap na naman pa niya ang bangkay ni Milagros. Pero anak, tama pa ba itong ginagawa natin? Sa tingin ko'y hindi na ang mahal na berhen ang kumukontrol sa atin, kundi ang demonyo. Diyos ko! Natatakot na ako, anak. Habang tumatagal kasi hindi ko na nakikita ang mahal na berhen. Ang lagi ko na lang napapagnaginipan ay ang isang humahalakhak na demonyo. Natakot na takot ako, ha? Huwag kang matatakot, inay. Magtiwala ka lang. Gusto mo ba akong mabuhay o hindi? Siyempre gusto, pero anak, kung ganon sundin mo ang utos ng Panginoon! Kinabahan
Kinilabutan si Mama sa kanyang mga narinig. At sa pagkakataong yun ay tuluyan na siyang sumilip sa kwarto. Sir Jupiter, laking gulat po niya nang makita si Aling Soledad na niyayakap si Milagros. Totoong hindi pa nabubulok ang katawan nito pero matigas na. Maputla, puting-puti ang mga mata at nilalangaw. Anong ginagawa mo? Hindi ba't kabilin-bili na namin sa'yo na huwag mong bubuksan ang kwartong to? Ate Minda... Anong nangyayari dito? Sinuway po ni Isabel ang utos niyo. Gusto ko lang naman malaman ang katotohanan eh. Anong katotohanan? Kung bakit lahat ng pinagaling ng bangkay ni Milagros biglang nagbago at yung iba namatay. Nag-aalala na din ako sa kalagayan ng sarili kong ina. Parang hindi ko na siya kilala. Anong gusto mong palabasin? Ang mahal na birhen ba talagang nanggagamot? Huwag kayong magsisinungaling sa akin, Aling Soledad. Narinig kong mga sinabi niyo kanina. Ang sabi mo, palagi mo napapanaginipan ng demonyo. Masama ang mag-imbento ng kwento, Isabel. Alam mong hindi yan gawain ng isang kapanalig. Wala kang modo, Isabel! Kagaya ka rin nila. Pagkatapos paggalingin ni Aling Soledad ang ina mo, ngayon ay ito ang gagawin mo? Magsabi ka ng totoo, Aling Soledad! Kinokontrol ka ba ng demonyo? Umalis ka na dito. Mula ngayon ay tinatanggal na kita bilang isang kapanalig. Walang lugar ang isang katulad mong walang utang na loob dito. Hindi nyo na po ako kailangan paalisin dahil tumitiwalag na ako. Pagka-uwi raw po ni Mama sa bahay nila ay nagkakagulo na ang mga kapatid niya. Bigla raw kasing nawala sa katinuan si Lola Carlota. Nagdarasal lang naman daw ito hanggang sa napansin nilang pataas ng pataas ang boses nito. Bigla sila nitong pinagmumura at tinawag na demonyo. Pinagtatapon nito ang mga gamit sa bahay habang sinasaktan ang sarili. Sinusubukan raw nila itong pigilan. Pero hindi sila nagtagumpay. Hindi rin daw nila maipaliwanag ang lakas ni Lola Carlota noon. Naabutan na lang ni Mama si Lola na nasa labas ng bahay. Pinagsasaksak ang isang kambing at iniinom ang dugong lumalabas sa katawan nito. Pinagtitinginan na ito ng mga kapitbahay at wala na rin nagawa sina kuya para pigilan ito. Hindi na namin alam kung anong gagawin, hindi ko na maintindihan kung anong nangyayari kay Mama. Bakit siya nagkakaganito? Panginoon, inaalay ko sa inyo ang preskong dugo ng hayop na ito. Maraming salamat po sa pagdugtong niyo sa buhay ko. Tanggapin niyo po ang alay ko bilang pasasalamat. Dahil sa tuluyang pagbabago ng kilos ni Lola Carlota, napilitan na po silang igapos ito at ikulong sa maliit na kubo na nasa likod lang ng bahay nila. Sigaw ng sigaw si Lola Carlota kahit gabi na. Galit raw ito at nagmumura. Inuutusan silang pakawalan ito, tinatawag sila ng kung ano-ano. Naisip nila na baka nawalan na ng katinuan si Lola. Pero pumasok rin sa isip nila na baka sinapian ito ng demonyo. Tumawag sila ng albularyo at kinumpirman nito na may masamang puwersa raw ang namamahay sa katawan ni Lola Carlota. Nagsagawa ito ng ritual, pero hindi raw sapat na isang beses lang gawin yun. Nangako naman ang albularyo na babalik ito kinabukasan.
Pero huli na ang lahat. Kinabukasan ay naabutan nilang wala nang buhay si Lola Carlota. Tumindig ang balahibo ni Mama nang mapansin na kahawig ni Lola Carlota ang bangkay ni Milagros. Matigas, maputla, puti ang mga mata at nilalangaw. Narinig mo na ba ang balita? Sinugod raw ng mga taga-kabilang baryo sina Aling Soledad. Ano nangyari? Susunugin daw sana nila yung kubo nito, pero hindi nila nakita si Aling Soledad doon. Sina Minda? Hindi rin nila alam kung nasan si Aling Soledad, tsaka parang wala na raw sila sa sarili. Blanco daw yung ekspresyon at hindi makausap ng maayos. Paano yung bangkay ni Milagros? Yun na lang daw yung natagpuan nila sa kubo. Pero napansin nila na unti-unti na raw nabubulok ang katawan nito. Nakakasuka raw ang baho at ang daming langaw sa loob ng kubo. Hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung anong nangyari kay Aling Soledad. May nagsabing nagpakamatay raw ito dahil inuusig ng konsensya at natatakot na rin sa mga taong galit sa kanya. Ayon naman sa iba, baka umalis lang ito ng probinsya nila at nagpakalayo-layo. At yung iba naman ay naniniwalang kinuha na ito ng demonyo na nagpapanggap bilang mahal na birhen. Dahil noong 80s pa naganap ang lahat na ito at nangyari pa sa isang liblib na baryo, hindi ito nakaabot sa media. Hindi na rin gaanong karami ang nakakaalam ng kwentong ito sa probinsya ni na Mama. Pero malaking palaisipan pa rin daw para sa kanila kung ano ang nangyari kay Aling Soledad. Kayo po mga kakwentong takipsilim, ano sa tingin nyo ang nangyari sa kanya? Posible kayang ginamit ng demonyo ang imahe ng mahal na birhen upang makapanlin lang? At naniniwala ba kayo na posibleng magmilagro ang mga bangkay na hindi nabubulok? Hanggang dito na lang po ang kwento ko na base sa experience ng mama ko. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Maraming salamat po. Mahilig ka bang gumawa o mag-edit ng iba't ibang mga digital images? Pwedeng dahil ito ang trabaho mo o di naman kaya ay ito talaga ang hilig mo. Isang passion na nagpapasaya sa iyo at hindi mo maisip talikuran. Maganda yan kasi isang pambihirang sining naman talaga ang graphics design. Pwede mong pagkakitaan at pwede rin itong masatisfy ang artist sa kalooban mo. Subalit ingat lang, kasi pwede ka rin ipahamak ng mga designs o images na ginagawa mo. Sadyang may mga larawan o pattern kasi na dapat ay hindi na nakikita ni naman. At isa sa mga isinumpang image na ito, ang tuluyang nagpadilim sa buhay ng ating letter sender ngayong araw. Welcome sa Kwentong Takip Silim. At narito po ang kwento ni Jacob ng Metro Manila. Thank you.
karimari-marim. Ang salitang yan ang makakapaglarawan ng nangyari sa pamilya namin. Makakapaglarawan kung paano binasag ng isang may sa demonyong larawan ang aming buhay. Larawang naglagay sa amin sa nakasusulasok na lagim. Lagim na hanggang ngayon, hindi namin magawang takasan. Magandang araw, kwentong takipsilim. Ako po si Jacob, 24 years old, taga rito lang sa Metro Manila. Itong isasalaysay ko ay nangyari noong nagdaang taon lang. Magdadalawang taon na po akong programmer noon sa isang online company na nakabase sa Singapore. Samantalang fresh graduate naman ang kapatid kong si Joseph at nagtatrabaho rin online bilang isang graphic designer. Bata pa lang kami ay mahilig na talaga sa mga visual arts si Joseph. Magaling siyang gumuhit at magpinta. Hanggang sa nakahiligan na rin niya ang mga digital arts gaya ng graphic designing at video creation. Panay-post nga po siya sa Facebook at Instagram ng mga gawa niya. Uy, ang bangis itong bagong upload mo ah. Pulidong pulido, tol. Last week, in-edit mo yung video ng bakasyon natin sa Baguio. Tapos ngayon, ito naman, ayos. Salamat naman at nagustuhan mo, kuya. Pinaghirapan ko yan eh. Sus, wala yun. Ito naman. Alam mo naman, supportado kita dyan eh. Oo nga pala. Ba't ba ayaw mo pang i-public yan sa Facebook at Instagram mo? Para naman mas marami makakita sa mga gawa mo. Dagdag income rin yun kung sakali. Sayang naman kung kami lang na mga friends mo yung nakakakita sa mga yun. Alam mo naman, ayoko sa exposure, kuya. Kontento na ako sa mga clients ko. Malaki din naman sila magbayad eh. Panghabi ko lang talaga itong mga uploads. Siya sige. Choice mo naman yan eh. Oo nga pala, kuya. May bago akong client. Nice! Eh bakit parang di mapicturean niyang itsura mo? Ang weird kasi nung hinihingi niya. Paanong weird? May gusto siyang ipaayos na design. Gawan daw ng digital version. Tapos i-incorporate sa logo nila. Ang kakaiba dun, parang pinicturean lang na drawing sa dingding yung pinakita niya. Weirdo nga. Teka, pati nga nung pinakita ng client mo. Sir Jupiter, pinatingin nga po sa akin ni Joseph ang image na pinadala ng bagong client niya. At totoo nga po. Parang marka lang ito sa dingding. Tapos kinuhanan ng litrato. Pero batay sa nakita ko, isa pala itong hexagram na may dagdag designs. Medyo malabo nga lang ang litrato. Kaya hindi ko matukoy kung ano yung ibang mga pattern. Iniwan ko muna si Joseph noon sa kwarto niya para maituloy na niya ang tinatrabaho. Kani-kanya kasi kami ng opisina sa sarili naming mga silid. Bandang alas 11 na ng gabi noon. Sunod kaming nagkausap ay tanghali na at nakaalis na sina Mama at Papa. Engineer po kasi ang Papa namin.
Samantalang bank manager naman si Mama. Oh, tinanghali ka ata ng gising ah. Halika na. Nagluto si Mama na tosino kanina. Kaya na tayo, tol. Salamat, kuya. Oh, ba't parang matamlay ka ngayon? Puyat? Hindi ko rin naintindihan, kuya. Ha? Ang alin? Basta. Ang natatandaan ko, nag-research ako tungkol dun sa kakaibang design. Tapos nalaman ko, satanic symbol pala yun. Naku, huwag mo sasabing apektado ka. Eh, dati ka pa namang may mga clients na nagpapagawa ng mga ganyang output. Hindi yun, kuya. Basta, nang makita ko yung tungkol dun sa hexagram, tumingin pa ako sa oras ng laptop ko nun. 2:35 AM. Habang binabasa ko yung article, parang bigla na lang ako nag-blackout. Hinimatay ka? Yan nga ang hindi ko maintindihan. Sunod ko na lang kasing namalayang nakabukas na yung image editor ko. At nakabalandra na yung malabong picture. Eh di ko naman matandang sinara ko yung binabasa kong article sa Chrome. Tapos 5:15 AM nung tiningnan ko ang oras. Di rin naman ako hinimatay. Kasi nakaupo pa rin naman ako ng maayos. Baka naman kulang ka lang sa pahinga, tol. Yun na nga eh. Inisip ko baka nag-blackout lang talaga ako. Pero kung ganun, bakit iba na yung nakabukas na window sa laptop ko? Ako man ay wala ring maitugon kay Joseph noon, Sir Jupiter. Kaya sinabihan ko na lang siya na magpahinga rin ng maayos para maiwasang magkasakit. Agad naman siyang pumunta ng kanyang kwarto pagkatapos ng almusal, tsaka sinimulan ko na rin ang trabaho ko. Naging busy po ako noon hanggang sa namalayan ko na lang na pasado alas 5 na pala ng hapon. Medyo madilim na sa labas. Bumaba ako at pupunta sana ng kusina para kumain muna. Nakasalubong ko si Joseph sa may baba ng hagdan at tinawag ko para tanungin tungkol sa project ng bago niyang client. Subalit, nagtaka ako. Kasi hindi ito sumagot o kumibo man lang. Nakayuko lang ito. Nilagpasan ako at tuloy-tuloy na umakyat. Sa pag-aalala, sinundan ko ito ngunit napagsarhan na ako ng pinto sa kanyang silid. Joseph! Joseph! Uy, ano ba nangyari sa'yo? Tol, may problema ba? Joseph! Di po ako pinagbuksan ni Joseph noon, kaya bumaba na lang ulit ako para kumain. Nasa isip ko rin kasi baka masama lang ang pakiramdam ng kapatid ko. Kakaiba nga rin po ang pakiramdam ko sa bahay noong hapong yon. Napakabigat ng hangin at nahihirapan akong huminga. Animoy may hindi nakikitang usok na nakapalibot sa akin. At sa pagdaan ng mga araw, hindi na po ako halos kinikibo ni Joseph. Lumalabas lang siya ng kwarto niya kapag magbabanyo, maliligo o kakain.
Hindi rin siya gaanong nagsasalita kapag kinakausap. Nagtataka na nga rin po sina Papa at Mama sa ikinikilos ni Bunso. Jacob? Oh, Pa. Di pa po kayo matutulog? Pwede ka bang makausap saglit? Sure po. Pasok po kayo. Anak, tapatin mo nga ako. May problema ba kayo ni Joseph? Bakit nagkukulong sa kwarto yung kapatid mo? Tapos hindi sumasagot kapag kinakausap? Yun nga rin po ang pinagtataka ko pa eh. Okay naman po kami noong nakaraang araw. Basta, bigla na lang po siya nagkaganyan. May nabanggit ba siya sa'yo bago mag-umpisa yung kakaibang kilos niya? Tungkol lang po dun sa bago niyang client na may kakaibang hinihinging project. Kakaibang project? Sinabi ko kay Papa ang lahat, Sir Jupiter. Isinalaysay ko simula noong binanggit sa akin ni Joseph na may bago siyang client. Ikinuwento ko rin ang pagkakablang ko ng kapatid ko sa harap ng laptop niya. Yun bang biglang nagbago ang nakabukas na window sa computer? Binanggit ko rin ang hexagram pattern na nasa larawang ibinigay ng client ni Joseph. Baka raw kasi alam niya ang pattern na yun, kasi nga isa siyang veteranong engineer. Hiniram ni Papa ang computer ko para mag-Google. Nag-search ng ilang ulit hanggang sa lumitaw ang isang partikular na hexagram. Unicursal hexagram. Isang simbolo na ginagamit ng mga kultong sumasamba sa demonyo. Kulto? Demonyo? Sigurado ba kayo dyan, Pa? Bukod sa hexagram na ito, may dagdag disenyo pa ba yung nasa litrato? Opo. Malabo nga lang po yung picture. Pero may nakikita akong mga tatsulok, buwan, araw, tapos ulo na may parang korona. Korona o sungay? Eh, hindi ko po sigurado, Pa. Kasi nga po malabo. Pero pwede po. Pwede ngang sungay yun. Ako ha, anak. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong kababalagan. Malakas ang pananampalataya natin sa may kapal. Pwede rin namang iba pala yung dahilan ng kakaibang kilos ni Joseph. Pero bilang kuya, obserban mo siya, Jacob. Kayo ang magkasama rito kapag nasa trabaho kami ni mama mo, ha? Saka, ewan. Pero hindi maganda ang kutob ko rito. Masamang kutob? Oh. Nakakaramdam din ba kayo ng kakaiba rito sa bahay? Parang mabigat ang hangin, tsaka malamig na ewan? Oo, anak. Kami ni mama mo. Isip nga namin baka masama lang talaga ang panahon ngayon. Kaso sa loob ng bahay lang ganito eh. Paglabas namin, normal naman. Hindi pa dapat tapos ang trabaho ko noong gabing yun, subalit binasag talaga ng usapan namin ni Papa ang disposisyon ko. Kaya nag-early out na lang ako at nahiga sa kama. Ang kaso, hindi naman ako makatulog. Umiikot sa isip ko ang pagbabago ni Joseph at ang hexagram. Ramdam ko rin nahihirapan na akong huminga dahil sa lamig at bigat ng hangin. Kaya bumangon ako at kumatok sa kwarto ng kapatid ko kahit pa hindi ko naman talaga alam kung ano ang itatanong o sasabihin ko.
Joseph! Joseph, ako to! Gising ka pa ba? Tol, pagbuksan mo naman ako! Joseph! Anong kailangan mo? Eh, ito naman. Mangangamusta lang ako. Nagkukulong ka kasi sa kwarto mo nitong mga nagdaang araw eh. Okay. Ah, Tol, natapos mo na ba yung image na pinapaayos ng client mo? Yung bang may hexagram? Oo. Bakit? Ah, pwede ko bang makita? Hindi! Takang-taka ako nang bigla akong itulak at pagsarhan ni Joseph Sir Jupiter. Napaatras pa nga ako at muntik nang matumba sa lakas ng tulak niya sa akin. Masayahin, magalang at mabait naman na tao yun eh. Wala sa pagkatao niya ang gagawa ng ganoon. Bukod papansin ko ring napakagulo ng buhok niya at lubog ang mga mata. Itsurang hindi na naaasikaso ang sarili at ilang araw nang walang tulog. Dahil hindi rin naman ako makatulog dahil sa kakaibang pakiramdam, bumaba na lang muna ako sa sala. Sinlampak ang katawan sa couch at nanood ng TV. Hindi nga lang talaga pumapasok sa isip ko ang pinapanood. Magulo talaga ang utak ko eh. Tapos ang hirap na rin talagang huminga. Pabigat ng pabigat ang hangin. Pakiramdam ko rin may nakatingin sa akin pero di ko matukoy kung saan. Nakakapagtaka kasi wala namang ibang tao sa sala. Wala rin kahit sino sa labas ng mga bintana. Ilang saglit pa halos lumundag ang puso ko papunta sa lalamunan ko nang mawalan ng kuryente. Habol hininga na ako sa kaba. Animoy napakalayo ng tinakbo ko. Pagkatapos biglang nag-on ang TV. Kahit wala pa rin kuryente. Static lang ang palabas, ngunit pakiramdam ko may kung sinong nakatitig sa akin mula sa screen. Hanggang sa napasigaw na ako nang lumutang sa screen ang malabong imahe ng hexagram bago namatay ulit ang TV. Jacob, ano nangyayari sa'yo? Ba't sumisigaw ka dyan? Pa, palagay ko po nasa panganib si Joseph. Palagay ko may kung anong pinaglalaroan ng kapatid ko. Anak, huminahon ka nga. Ano ba kasi? Hindi ko alam pa. Hindi ko alam paano ko ipapaliwanag. Ganito na lang. Magpahinga ka na doon sa kwarto mo at bukas na tayo mag-usap. Hindi mo na ako papasok. Ayos ba yan? Sige po. Sige po. Inihatid ako ni Papa sa kwarto ko, subalit ganoon pa rin. Hindi pa rin ako makatulog. Kasi napakagulo na talaga ng isip ko. Nakahiga lang ako sa kama, nakatingala sa kisame, at pinapakiramdaman ang paligid. Hanggang sa narinig kong nagbukas ang kwarto ni Joseph, mga bandang alas dos na ng umaga yun. Sumilip ako mula sa pinto ng silid ko at nakitang bumaba siya sa hagdan. Magbabanyo siguro. Ang ginawa ko, mabilis akong pumasok sa madilim niyang kwarto. Kinuha ang laptop niyang nakapatay, dinala ito sa kwarto ko at nagkandado.
Sorry, Joseph. Patawarin mo ako. Pero pakiramdam ko talaga. May kailangan akong malaman, tol. Sorry talaga. Nilagay ko ang laptop ni Joseph sa tabi ng akin. Agad kong pinindot ang power button at nagulat na hindi ang booting sequence ng Windows ang lumabas. Sa halip, biglang lumitaw ang image ng kakaibang hexagram at kumpleto na ito. Ilang sandali pa naramdaman kong may kasama na ako sa kwarto, pero ayokong magsalita at ayoko ring lingunin. Napalunok ako ng laway nang marinig ang magkakasunod, ngunit mararahang mga yabag sa sahig ng silid ko. At tuluyang nahintakutan nang mamatay ang laptop ni Joseph. Sumasalamin sa itim na screen ang mukha ko at pati ang kwarto. Kita ko rin ang refleksyon ng isang itim na usok na hugis tao nakatayo sa likod ko. Walang lingon-lingon at walang sali-salita akong tumayo at kumaripas palabas ng pinto. Joseph, ikaw pala. Anong ginawa mo? Nasaan ang laptop ko? Nasaan ang laptop ko? Nasaan? Ano ba, Joseph? Minahon ka nga. Makinig ka sa akin. May sa demonyong image na yun. Pinaglalaruan ka ng Diablo, Joseph. Pinaglalaruan ka ng demonyo. Wala kang karapatan pakialaman ako! Wala! Napakalagim ng mga sumunod na pangyayari, Sir Jupiter. Inatake at sinakal ako ng pinakamamahal kong kapatid. Sinubukan kong magpumiglas pero sadyang napakalakas ng hawak niya sa leeg ko. Mabuti na lang at tumating sina Mama at Papa. Pinagtulungan namin sa ni Papa tapos ay pilit na dinala sa kanyang kwarto. Bitawan niyo ako, mga labastan! Bitawan niyo ako! Ano ba, Joseph? Minangon ka nga. Ano ba nangyayari sa'yo, tol? Ako to, si Kuya Jacob mo. Jacob, buksan mo ang pinto ng kwarto ni Joseph. Bilis! Pagkabukas ko ng pinto, agad kong sinindihan ang ilaw sa loob ng kwarto ni Joseph. Nanlaki ang mga mata namin nang makitang punong-puno na ito ng maliliit na unicursal hexagram sa sahig, dingding, at kahit sa kisame. Meron din isang napakalaking pattern na nasa gitna ng sahig at mas elaborate ang disenyo nito. Bukod pa nakikita na namin ang usok sa loob ng kwarto ni Joseph, yung bang usok na nararamdaman naming biglang mabigat at malamig na hangin. Kaya naman nilabas ulit namin si Joseph doon habang pilit pa rin siyang pinipigilan. Pagkatapos ay doon namin sa dinalati kinulong sa isang bakanting guest room. Pakawalan niyo ako rito! Palabasin niyo ako, mga hype kayo! Pakawalan niyo ako! Papatayin ko kayo! Papatayin namin kayo! Pa? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin kay Joseph? Hindi ko rin sigurado, anak. Maliban sa manalangin, hindi ko na sigurado. Pero siguro, ipatingin na natin siya sa psychiatrist. Po? Hindi po ba tayo tatawag ng pari? Tawagin na natin ang lahat ng pwedeng makatulong. Psychiatrist, pari o kahit anong albularyo. Basta lahat, maging maayos lang ang kapatid mo.
Yun nga ang nangyari, Sir Jupiter. Nagtawag kami ng psychiatrist, pari at kahit albularyo. Sinunog ko na rin ang laptop ni Joseph tapos sinapawan ng bagong pintura ang buong kwarto niya. Subalit sa kasamaang palad, walang umubra. Nawala lang ang kakaibang hangin sa loob ng bahay pero ganoon pa rin ang kapatid ko. Sabi ng pare, sadyang napakalakas daw ng kapit ng demonyo sa kapatid ko. Malamang daw na gumamit ng kung anong ritual ang bago nitong client. Walang nagawa ang mga alagad ng simbahan kundi dasalan at bendisyonan si Joseph at ang buong bahay namin. Jacob? Hoy pa! Hindi pa po ako tapos magluto. Pagkatapos natin mag-almusal, dadali natin si Joseph sa psychiatric ward, ha? Ha? Bakit po? Walang magawa mga pare. Siguro nga may demonyo talaga ang lahat ng to. Pero kailangan na natin ang tulong sa pag-aalaga kay Joseph. Hindi naman pwedeng ikulong na lang natin siya dun sa bakanting kwarto habang buhay. Masakit din para sa amin to ni mama mo. Pero wala kaming maisip na paraan eh. Sir Jupiter, labagman sa kalooban namin. Dinala nga namin si Joseph sa isang mental institution para rin naman sa kanya. Gusto lang naming masigurong magiging mas maayos ang kalagayan niya. Dinadalaw naman namin siya sa isang beses sa isang linggo. Yun nga lang, wala pa rin talagang pagbabago sa kalagayan niya. Nagwawala pa rin bigla-bigla at nagsasalitang mag-isa. Animoy sumasamba sa demonyo. Kami naman sa bahay, hindi pa rin natatahimik, Sir Jupiter. Anak, pwede bang tumabi? Manunod rin muna ako. Magpapaantok. Ay, sure pa. Di kayo. Bukas dalawin natin ulit si Joseph, ha? Sana naman okay na siya ngayon, ano? Oo, alam ko malabo pa rin, pero sana naman pagbigyan na tayo ng Panginoon. Oo nga po eh, pa. Iyan din ang palagi kong pinagdarasal. Ano ba yan? Biglang nawalan ng kuryente? Sir Jupiter, hanggang ngayon ay maya't maya pa rin nagpaparamdam sa amin ang presensya ng demonyo sa hexagram. Nawawala ng kuryente tapos biglang nagsisindi ang mga TV o computer namin. Tsaka naman lilitaw ang malabong larawan na may hexagram pattern. Ilang ulit na kaming nagpabindisyon at nagpadasal pero wala pa rin talaga. Nagpalipat-lipat na rin kami ng bahay pero sinusundan kami ng kung anumang hindi namin alam. Kayo po ba, mga kakwentong takipsilim? Alam ba ninyo kung ano ang itim na espiritong nakadikit sa sinasabing universal hexagram? Wala kasi talaga kaming ideya sa mga ganitong bagay. Kahit ang mga pare na kausap namin, hindi rin kami
matulungan. Paano po ba mapapatigil ang kadilimang bumabalot sa pamilya namin? Sana po ay mabigyan ninyo ng kaliwanagan ang mga isip namin kahit kakaunti. Maraming salamat po. At sa lagi po nating pag-upload ng mga kwento, syempre, meron tayong shoutout portion. Shoutout kay Ina 8519, Izquierdo Family at Neri Zapata, Ruby Rose, BSHR Memlu Gasen Engbino, Marilyn Camanyero, Rich Bernales, Shirley Carillo, Chris Lent, Rugelio Parayaw, Cheryl Camposo, Carl Justin Lee Cuico, Desri Estrada, Michelle Pasigna, at Teen TV. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kina Feveline Espiritu at Rosie De Mesa. Sabi ni Feveline, "Hello Sir Jupiter and all the staff of Takip Silim. Always kaming nakaabang sa mga bago niyong stories here on YouTube. Nevertheless, hindi kami nabuboard habang nagtatrabaho thanks sa boses ninyo, Sir Jupiter, na nakaka-relax. More power po sa inyo." Sabi naman ni Rosie, "Magandang gabi, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim. Listening na po araw-araw sa pakikinig ng inyong channel at sa sityo Bangungot at Takip Silim. True mystery stories. Hanggang umagahin ako, ang gaganda po kasi ng mga kwento nyo. God bless you all and more power to your channel." Sa mga hindi po nabanggit, huwag mag-alala. Sa susunod, kayo naman. Huwag nyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.